gusto mo bang mamahalin ka niya ng labis-labis sa gagawin mo ito? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. Ngayon, paano ka nga ba niya mamahalin ng labis-labis? Yes po, iyan ang isa mo sa mga katanungan, paano kanya mamahalin ng labis-labis dahil sinabi na niya sa iyo na hindi kanyan mahal. Mali po kayo, dahil tayo, kapag tayo ay nang mahal, hindi yan isang ano lamang na mawawala kaagad yung pagmamahal. Dahil tayo ay nagmamahal na paunti-unti yan eh, hindi yung bigla-bigla na nawawala na lamang yung pagmamahal niya sa inyo. Huwag po kayong maniwala, dahil pinipigilan niya lamang yung nararamdaman niya sa inyo. Ang gagawin ninyo ay gawa ninyo sila ng paraan kung kayo ay sinasabihan na ng inyong partner na hindi na niya kayo mahal dahil may iba na siya. Huwag kang malungkot. May paraan pa yan. May paraan pa yan na kaya mo siyang bawiin. May paraan pa na kaya mo siyang gawan upang mas labis-labis kanyang mahalin. So, pwede itong gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So, ang gagawin ninyo ay, or ang materialis ng kakailanganin lamang natin dito is kailangan mo lamang dito ng ballpen. Ballpen po ng kahit anong kulay na ballpen. Pwede ka rin gumamit dito ng pencil pen or color pen. Huwag lang yung lapis dahil hindi kayang makapagsulat ng lapis sa ating pagsusulatan. So, kapag ready ka na, ay pwede mo nang umpisahan ang paggawa nito. So, dapat na bago mo rin gawin ito, kailangan na naniniwala ka na kailangan ay wala kang pagdududa, wala kang pag-anilangan sa inyong gagawing ritual upang mabilis ninyo itong mapagana. Dahil talaga namang napakabilis ng gana nito ang aking ituturo sa inyo ngayon. Alam nyo ba, yung aking ituturo sa inyo ngayon ay seconds lamang. Seconds lamang or minuto lamang, ito ay gagana agad. Basta't buo lang talaga yung paniniwala ninyo. Mula sa inyong puso ang pagganap, sobrang napakabilis nitong gumana ang aking ituturo sa inyo ngayon. So, ngayon, kapag ready na, ay umpisahan na natin ang paggawa nito. Ang paggawa natin nito ay dito sa iyong palad. Dito sa iyong palad, isulat mo lamang dito yung pangalan niya lang. Yung pangalan lang ng kanyang or ng inyong target. Pangalan lamang, first name lamang. Pero kung alam mo naman yung totoong pangalan niya at apelyido, yung pangalan niya talaga at apelyido, isulat niya lamang. Pero kung sa mga iba, marami tayong mga taga-subaybay dito na hindi alam yung totoong yung apelyido, yung first name lamang yung nalalaman. So pwede na yon. So ito na ang chance sa mga first name lamang ang alam. So, kung alam niyo yung pangalan at apelyido ng target, so pangalan niya at apelyido na lamang ang inyong isulat. Pero kung hindi, so first name na lamang. Ang gagawin ninyo, isulat ninyo dito sa iyong palad, malalaking litra po dapat. Malalaking litra ang inyong isulat. Hindi po maliit. Malalaking litra pangalan niya at apelyido. Pero kung hindi mo alam yung apelyido, pangalan lang yung isulat ninyo. At ngayon, kapag naisulat nyo na yung pangalan niya at apelyido, dito, di pa sa ating mga daliri, ito at ito merong kumbaga guhit dito
So, ang gagawin ninyo, dito at dito, lagyan ninyo ng dot. Dito at dito, lagyan din ninyo ng dot. Tuldok, lagyan ninyo. At saka dito at dito, dito at dito. At dito rin. Dito at saka dito. So, lagyan ninyo yan ng mga tuldok. At ngayon, kapag nalagyan mo na lahat, i-close nyo lamang ito. Isasara nyo lamang inyong palad. Isasara ninyo at ibubulong ninyo dito ang gusto ninyo. Ibubulong ninyo na sa pamamagitan nito, ang taong ginawan ko, si pangalan at apelyado niya, mamahalin niya ako ng labis-labis, ibalik niya ang dati niyang pagmamahal sa akin, ipaparamdam niya kung gaano niya ako kamahal, ipaparamdam niya sa akin gaano ako kaimportante para sa kanya, at manumbalik yung init ng pagmamahal niya sa akin, at kailanman ay hindi niya na ako ipagtatabuyan, mahalin niya ako na higit pa sa kanyang sarili. Hilingin ninyo ng buong puso, mula sa inyong puso ay inyong kahilingan, magaan sa inyong puso, walang galit at positive lamang lahat yung sasabihin ninyo. Hilingin ninyo dito kung ano man yung gusto ninyong hilingin. Pero dapat itong aking tinuro ngayon, gabi ninyo dapat itong gawin. Mas effective siya kung gabi ninyo itong gawin. At bago ka matulog, isipin nyo lamang siya. Isipin nyo lamang siya ng husto. Wala na kayong ibang iisipin kundi siya lamang. Isipin mo ng husto. At pagkatapos nun, matulog ka na. Huwag mo na siyang isipin. Ang taong yun, talaga namang hindi makakatulog at lagi kayong iisipin, mababalisa siya. At talaga namang ipaparamdam niya sa inyo. Kukuntakin ka niyan. Hahanap niya ng paraan paano ka kuntakin para iparamdam sa iyo kung gaano ka kaimportante sa kanya. Kung magtatanong ka kailan ito pwedeng gawin, gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. Pero, ang pinaka-epektibo na gawin ninyo ito, gabi po bago matulog. Yun po ang pinaka-the best na gagawin natin itong ritual na ito. So, ayun, laging tatandaan na ang ating mga tinuturong ritual, huwag na huwag ninyong mamadaliin ang mabilisang tarap. Lagi ko yan sinasabi sa inyo, para hindi kayo mabalisa, para hindi kayo lagi mag-isip, para hindi kayo ma-obsess sa inyong target. Dahil kapag lagi ninyo iniisip, ma-o-obsess kayo sa inyong target. Kayo yung atat na kuntakin sila, or kayo yung atat na tatawagan sila, or makita sila. So, hayaan nyo lamang. So, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.